Hello and good day mga ka-gadget side. For today's video ay meron tayong customer na dumating dito sa aming shop at ang kanyang ipapagawa ay magpapa-install nga raw siya ng True Tone ng kanyang LCD. Dahil nagpapalit na raw siya ng LCD sa ibang cellphone shop pero after raw palitan ng LCD ay wala na raw ang kanyang True Tone or hindi na ilagay ang True Tone. So, chinik ko ng mabuti dito ang kanyang cellphone at wala namang problem o ibang problem. So, dito nga, i-check natin kung meron bang True Tone ang kanyang LCD. So, ganito ang pag-check dyan. Diinan nyo lang ang brightness. Then, makikita nyo dito ay wala ang True Tone. Ang True Tone ay nandito sa gilid, kulay blue siya at pwede siyang i-on at i-off. So, according sa customer, matagal niya na raw pinapalitan ang LCD na to sa ibang shop ng cellphone repair. Pero after nga palitan, napansin niya na nawala na raw ang kanyang True Tone at hindi na raw dito na ilagay. So, kaya nakita niya dito sa aming page na kami daw ay naglalagay ng True Tone, kaya pumunta siya dito sa shop namin para palagyanan ng True Tone ang kanyang cellphone. So, sa pagkakataong ito, ay i-install namin ito dito ng True Tone para maibalik ang True Tone na hinahanap ni Sir. So again, mga ka-gadget site, ang cellphone ng ating customer na iPhone X ay wala itong problem o ibang problem, kundi True Tone lang ang kanyang ipapalagay. This is iPhone X 64GB. So now, let's start proceed to install the True Tone of this iPhone X LCD. So first thing you need to do is to disassembly this iPhone to separate the LCD from motherboard. Dito nga ay tatanggalin na natin ang LCD nitong iPhone X para maihiwalay natin ang LCD niya sa kanyang motherboard. So meron itong dalawang tornilyo dito sa baba malapit sa may charging port niya. So tatanggalin muna natin itong dalawang tornilyo para maihiwalay natin ang LCD. So gamit lang tayo dito ng manipis na plate para maiangat natin ng maayos ang LCD. So dahan-dahan lang sa pag-aangat nito kasi konting maling galaw mo dito or mapwersa mo, pwede na ditong mag-crack or madurog ang LCD. So, konting ingat lang at be careful talaga sa pag-aangat o sa pagtatanggal nitong LCD. Kasi kapag ito ay nag-crack, hindi mo na ito marirepair kundi kailangan mo ito palitan ng bago. Tamang alalay lang sa pag-aangat ng LCD. Gaan lang ng kamay para naman hindi madisgrasya ang LCD. At dito nga ay naiangat na natin ang LCD. So, sa next na gagawin natin ito ay yung mga screw naman ating tatanggalin. Pero syempre, bago yan, i-power off muna natin ang iPhone X. So, ayan. Dahil naka-power off na nga ang iPhone X, so tatanggalin na natin dito ang kanyang mga screw. Kailangan natin matanggal ang mga screw dito dahil meron ditong shield plate na naka-attach. So, kailangan natin ma-separate yung plate na nandyan kasi yan yung protection dito sa kanyang mga flex. Kapag hindi natin ito tinanggal, hindi natin matatanggal ang LCD sa kanyang motherboard. So dito, dahan-dahan lang natin na tanggalin ang screwdriver kasi kung sobrang lakas or diin ang iyong pag-screw dito, pwedeng mag-loose thread ang mga tornilyo at mahihirapan tayo na tanggalin na ang LCD dito. At syempre, magkukos ito ng problem sa kanyang motherboard. Kaya konting ingat, konting dahan-dahan lang lagi. Be careful lagi sa lahat ng gagawin natin. Kasi ang mga cellphone ay napaka-sensitive talaga gawin. Kaya ingat-ingat talaga tayo lagi sa mga bagay na ginagawa natin lalo na kapag cellphone ang ating nire-repair dito. Lalo na itong mga iPhone, napaka-sensitive ng mga parts nito sa loob. So dito, tinatanggal ko na ang mga flex niya para matanggal na ng tuluyan itong LCD sa kanyang motherboard. Gamitan nga natin dito ng tweezer para may angat natin ang LCD na to. So dahil natanggal na natin ang LCD sa kanyang motherboard, ang LCD na to ay ipoprogram na natin sa computer para ma-install na natin ng True Tone. So yan yung LCD ng hawak ko. Yan lang ang ipoprogram natin ng LCD at hindi ang kanyang motherboard. So let's proceed to install the True Tone using computer. Dito nga ay re-repair na natin ang LCD ng iPhone X para magkaroon ito ng True Tone at dito ay nagra-running na nga ang program papunta sa LCD ng iPhone X para ma-install na ang True Tone ng LCD ng iPhone X. So hintayin lang natin na matapos ang programming ng LCD nito at pagkatapos ay pwede na natin ulit ikabit ang LCD sa kanyang motherboard. So itong kulay green na to, ito na yung nagra-running at nag-re-repair para ma-install na ang True Tone sa LCD ng iPhone X. So ito nga at lumitaw na ang success na word. So ibig sabihin tapos na ang pagre-repair ng LCD at meron na itong True Tone automatic. Dahil na program na natin ang LCD sa computer para magkaroon ng True Tone, ikakabit na natin ito sa kanyang motherboard. Iti-testing muna natin ito kung meron na bang True Tone o wala. Ikabit na nga natin itong flex ng LCD para ma-testing na natin ang ating
ininstall na Troton kung talaga nga bang ito ay naka-install na sa kanyang LCD at para ma-check natin kung meron na nga talagang Troton na nakakabit dito sa kanyang LCD. So, assemblein muna natin ang LCD pero mamaya na natin itornilyo yung iba dahil magte-testing pa lang naman tayo ng LCD kung success ba ang pag-pre-repair natin ng kanyang Troton kahit wala ang dati niyang original na LCD. Dahil naikabit na natin ang mga flex ng LCD, i-power on na natin itong iPhone X para makarating na tayo sa normal screen at para ma-check na natin ang maayos ang LCD nitong iPhone X na to. So ayan, nagpakita na yung Apple logo. Hintayin na lang natin na makarating ito sa kanyang normal screen at para tuluyan na nating ma-check or ma-test ang Troton kung gumagana, kung nailagay ba natin ang Troton ng maayos at kung meron ba talang Troton after repair. Dahil nasa normal screen na tayo, so now let's proceed to test the LCD kung nailagay na natin ang Troton sa kanyang LCD. So, pupunta tayo dito sa kanyang brightness at ito na i-hold na natin para lumitaw. At yan, nakikita nyo yung kulay blue na yan. Yan yung Troton ng LCD. Dapat yung mga iPhone X meron talagang Troton after palitan ng LCD. So, ayan, successful na na-install natin ang Troton ng LCD ng iPhone X na to kahit wala ang kanyang dating sirang LCD or kahit wala ang kanyang dating original na LCD. Kaya tayo nag-repair ng Troton nito gamit ang computer dahil nga sabi ng customer, wala na ang kanyang dating LCD. So, kailangan natin gumamit ng program or alternative way para ma-install ang Troton. Dahil kapag nagtutroton talaga, manggagaling dapat ang Troton doon sa old na sira mong LCD, then ang program ng old LCD kailangan mailipat dito sa iyong brand yung LCD na pagpapalitan. Ngayon, kung hindi na i-back up yung dati mong program sa old LCD mo na sira, hindi maibabalik ang Troton. So dito, meron na tayong solution para maibalik ang Troton ng iPhone kahit walang original sa LCD. So yun lamang mga ka-gadget site, iPhone X Troton problem installed successfully completed. Thank you and good day.